Madam Chair, pwede ba tayo humingi ng dokumento sa BIR kung meron na para magkaroon siya ng ganung kalaking amount na makabili siya ng dump trucks, 1, 2, 3, makabili pa siya ng mga motor vehicles and helicopter. Yes, and Rafi, actually nandito ang BIR. Baka gusto nilang sagutin yung tanong, sagutin din yung tanong BIR, ninyo. BIR, meron ba tayong, makakuha ba kami ng dokumento pertaining to this, na she was able to acquire all these expensive vehicles and of course helicopter. Attorney Tibayan, or yes please. Good morning po. Yes, we can request that, Madam Chair. If we may lang po, since that it's covered under Section 270 of the Tax Code, may we request from the Mayor a written consent allowing us to provide this committee the requested documents po. So Mayor, pwede nyo bang bigyan ng written consent ang BIR para ma-issue nila sa komite kasama si Sen. Rafi yung hinihinging dokumento? Opo, opo, Madam Chairman. At yung pera po na pinagbili ko po dun sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Okay. Ano po ng trabaho ng tatay mo? Bakit mayaman siya at marami siyang pera? Yung tatay ko po, meron po siyang embroidery po dito sa Pilipinas at may negosyo po siya sa China. Okay. So, BIR, pwede ba tayo pwede natin makita yung income tax o kung nagbabayad ba ng tax itong papa niya doon sa kanyang embroidery na para magkaroon ng perang pamana dito kay Mayor Go at pambili niya ng kung ano-ano pang mga luho or I'm sorry, mga helicopters? Attorney Tibayan? Including po yung father niya, yung tax returns, yes, ng father niya. The father siguro must be here, right? Yes po. Okay. So Mayor Go, so sabi mo may embroidery. Saan po yung embroidery factory? Is that a factory? Yes po, Your Honor. Anong pangalan? QJJ Embroidery po. Nasa Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan. Opo. Okay. Ilan ang empleyado po nito? Hindi po ako yung nagmamanage po dun eh. Pero sigurado po ako may empleyado po dun. Okay. Marami po. So siya po ang nagbigay ng kapital sa inyo? Para yung tatay ko po, nagbibigay po siya ng pera po sa akin. Magkano po ang mabinibigay ng pera sa iyo? Hindi po siya in a monthly basis po, Your Honor. Pero yung capitalization, di ba nakapagbigay siya kaya ka nakapagpatayo ng mga iba't ibang negosyo? Yung embroidery po, ang nagmamanage po is yung tatay ko po. 14 years old pa lang po ako, nag-umpisa na po ako maghanap buhay, magtrabaho. At every now and then, yes, po, binibigyan pero po ako ng tatay ko po. Pero nagbigay sa iyo ng malaking pera, big chunk of money, binigyan ka ng father mo. Kaya yun ay nagamit mo para i-invest sa mga negosyo mo. Opo, Your Honor. Pero hindi po siya biglaan. Unti-unti, nagbibigay po siya sa akin. Okay, was that declared to the BIR? Those unti-unti money hanggang sa lumaki at naging enough para makapagpundra ka ng negosyo. Kasi dapat pag nagpundra ka ng negosyo, masabi mo doon kung saan ang source noon. Opo, Your Honor. Ang understanding ko po, since hindi po siya income, kaya hindi ko po siya dineclare po. But that has to be declared BIR, di ba? So anybody, anything na pera na pumasok sa iyo at yung perang yon in-invest mo sa negosyo, that has to be declared sa BIR. Attorney Tibayan. Attorney? Yes po, basta may income po na re-receive, no? Even if at the end of the day, marami expenses, nag-file pa rin po dapat. Okay. And Sen. Rafi, may tanong din si Senate President Pro Tempore dun sa isang sagot ni Mayor Alice kanina. Ano yung negosyo ng, with the permission of Senator Tulfo, Madam Chair. Go ahead. Ano yung negosyo ng tatay mo sa China? Fabrics po. Ano po? Fabrics, tela. Fabrics. Opo, may embroidery din po. Niya? Your Honor, hindi na po niya natidisclose po sa akin. Okay, magkano binibigay sa'yo ng tatay mo? Sino mo nagbibigay ang tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po siya sa akin. Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin. Magkano binibigay sa'yo? Minsan po, 500,000. Minsan 1 million. Minsan 2 million. Gaano kadalas yung 500,000? Gaano kadalas yung 1 million? Your Honor, as much as ayaw ko po talaga sagutin yung hindi ko po alam. Pero hindi naman po siya, hindi po siya in a regular basis po. Gaano kadalas siya magbigay? Since 14 years old ka? Apo, since 14 years old po ako. Negosyante ka na, no? 14 years old ka? 14 years old po, nagtatrabaho na po ako sa farm. Oh, so nagbibigay siya ng pera? Kalahating milyon, 1 million, saan mo nilalagay ang pera? Sa farm po. In fact nga po, na kwento ko po kay Ma'am Karen kahapon.
First time po niya ako pinagawan po ng cheque when I was 17 at natalbugan po ako dahil wala pong pondo, hindi po ako naglagay po ng sufficient. Okay, nasaan ang tatay mo? Ang tatay ko po, nasa ibang bansa po ngayon. Nasaan? Nasa China po. Kailan siya babalik? Siguro mga isang linggo lang po. Sigurado kong babalik? Every now and then naman po, labas-pasok naman po siya dito sa Pilipinas po. Okay, Mayor, meron lang ako itatanong sana sagutin mo ang buong katotohanan. Sino nag-operate ng, o nag-manage ng Pogo before you became Mayor? Your Honor, ang nagma-manage po ay yung mga Chinese po. Yung si Xi Chun-chan po na taga Hongsheng at si Wang Jiyang po na taga Baofu po. This is quite personal. Opo. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala ka live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo, nagmamanage ng Pogo operations mo sa Bomban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nila nililink po sa akin pero wala po akong partner. Paano nililink sa'yo? Romantically or what not? Yes po, Your Honor. Sino-sino? Huwag na po natin pag-usapin. No, because I have... No, this is not a laughing matter because I have received a very reliable information that you have a live-in partner that manages the Pogo operations in your town. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Kahit nga po, ipalabas niyo po sila, magharap po kami. Hindi po yun totoo. Mayor din. Kapwa mo mayor. Sino po, Your Honor, sino po kaya siya? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Pag itadivulge ko, siyempre, didinay mo. Hindi naman po kasi mayor totoo. Mayor sa isang bayan sa Norte. Opo. May kilala ka ba? Norte po. Marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. So Pangasinan? Pangasinan, meron po. Alam ko na po yung dinilink nyo po sa akin. Oh, hindi ako naglilink sa'yo. Wala akong ano. Pero wala pong katotohanan. Hindi sino, po totoo. Sino ba yun nililink sa'yo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman ikaw, po ako ng totoo. Ikaw nagsasabi. Kilala mo na kung sino nililink ko sa'yo. Sino, sabihin mo kung sino. Basta, Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner po. Sino ngayon na, pinapahiwatig mo na, sino yung nalilink sa'yo? Your Honor, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nakalink, siya po yung nalilink po sa akin na mayor, pwede ko po ba malaman kung sino po siya? Para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga na at pogi po ba siya? Ha? Pogi naman po siya. Hindi ko na makilala eh. Yung po nagkwento po as sa inyo. As Senjing Goy said, hindi po laughing matter ito. Apo. Madam Sorry Chair. Po. And Senjing Goy, I think Sen Rafi would like to interject. So he will allow Sen Rafi. Senjing Goy. Kasi alam ko na the reason bakit nabanggit yung mga mayor kasi that's connection. Importante po yan. It's not laughing matter really. Because ang ginagawa lang din.